ang lugar dito particular sa Bicol. Ako po ay Diet Church member dati, pero ako po ay ngayon po ay Naga Central Church member. Taga Naga na po ako member dahil doon ako nag-aral. Yan po. So paano ka ano? Siguro bigyan mo kami ng background, paano ka nakasama ng PYC? Or ano ang palagay mo, ano ba yung PYC na yan? May ikaisa pa ba naman tungkol dyan? Kasi katulad ng iba nagsabi na hindi daw nila alam kung ano yung PYC. Basta tingin-tingin lang sila doon ng buhati sa atin, PYC. Pero ngayon, paano mo dinidescribe ang PYC bago ka makasama ng PYC? Actually, itong kapatid ko si Tami ay nag-PYC na po nung una. Pero nung time po na nag-PYC siya, ay sabi ko, bakit hindi siya nagtatrabaho? Naandun siya sa lugar na yun. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila na ganun yung kaganda yung ginagawa. At yung pag-uwi, sakto nagsiwayan kami nung November, ay mismo ang pagdating niya ay hindi niya ma-explain kung ano yung nararamdaman niya na siya ay masyadong na-blessed. Kaya mismo yung time na yun, sabi niya kapag nagkaroon ng PYC Bicol dahil nagbabalak nga, ay wala akong duda na pupunta ako. Kaya in-expect ko na ma-bless at yun nga, in-expect ko, malaking expectation ko na mas magiging revive spiritually kasi kung babasahan ko ang faith ko ay talagang puro ako profess ng pinapakita ko lang pero actually sa pansarili ko ay talagang hindi ako contento na yung nakikita ko. Kaya gusto kong ma-revive ulit kung paano yung na-inlove ako noon na sa kay Jesus. So ayan, katulad din po ay naalala ko din o paano ako nag-join Verse BYC doon po sa IRR, sa Silang Cavite, ay in-invite din ako ni Pastor. Tinatanong ko si Pastor kung ano yung BYC, ay nahirapan din si Pastor mag-explain. Sinabi lang niya, just go there. So yun yung nag-struck sa akin kung bakit ako pumunta ng BYC. Actually, wala ka sana akong plan. At ngayon, dahil nandito ka na sa BYC at naranasan mo ang BYC, paano mo i-describe kayo ng BYC? Mahirap describe, pero ang pinakang description ko ay talagang spiritual. Kasi gano'n na lang ito yung talagang ginigising tayong mga kabataan na kailan pa tayo gigising sa pagkatulog natin sa pagiging maligamgam. Ngayon na, kasi ito na yung last days. Kaya itong PYC talaga ay gusto ko talagang i-re-echo dun sa mga Taganaga kasi walang nakasamang Taganaga. At expect niyo po na next year ko gagawin ko ay marami pong madadala or maraming sasama. At yun nga, ay ang description ko ay talagang puro spiritual. Hindi ko akalain na ganun ka-prayerful talaga, ganun talaga ka-biblical na mag-aral ng Bible. And yung pinakang ministry natin sa music, lahat ay napakalaki at napakalakas po natin po. Okay, so sa lahat ng iyong mula sa pasimula, sabihin natin from Kingdom until this last session, this afternoon, so ano doon yung mas nakapagbigay sa iyo ng malaking aral? Yung mga natutunan mo, no? So, nag-gets mo yung tanong, ano? Tungkol doon. Ako pa talaga, dati ko pa kasi balak na magkaroon ng personal time na aral ng Spirit of Prophecy. Kaya lang, hindi po ako ganun ka-convince kay Ellen White. Kaya tinutukan ko po talaga kahapon na sa Spirit of Prophecy lang po ako tumalo and walang duda. Si Ellen White nga po ang atin pong prophet. At ako po ngayon ay magsisimula muli dahil ako ay nagsimula na magkaroon ng devotional life na mayroong Ellen White araw-araw. At ngayon ay kukomit ko muli sa Panginoon na araw-araw talaga ay magbabasa ko ng mga aral ni Mrs. White. At yun, hindi ko makakalimutan talaga yung mensahe na ito talaga, last days na tayo. Ito na yung katotohanan. Binigay na nga sa atin si Mrs. White yung mas maiintindihan natin. Kailangan natin na mag-aral at magbasa ng kanyang mga babasahin. So sa pagkatapos ng PYC na ito, ano? So ano sa palagay mo ang maaari naming magawa? Lalo na po sa mga bagong nakasama. Pagkatapos ito ay tapos na ba? O kung hindi pa, ano ang maaari nating gawin bilang kabataan
na tayo ay nakaranas ng ganitong uri ng isang pagbubulong ng mga kabataan. Ayun po, naalala ko yung sinabi na ang PYC ay is not an event, it is an experience. Kasi hindi lang ito na, ganun lang talaga yung tinitingnan ko sa activities lagi natin. Dahil merong activity, dadalo tayo. Dahil limita tayo ng leader, dadalo tayo. Pero ibang PYC, ito yung pag dumalo ka, talagang mararamdaman mo na involved ka sa gawain. Kaya itong PYC, hindi siya basta nag-lecture kayo, nag-aral, kundi nire-rekindle yung conviction na kasama ka, kasama ako sa gawain, tayong lahat ay gagawa para sa Panginoon. So napakalaki talaga ng impact itong PYC sa mga. Okay, so sana po na-insert kayo. Pasalamat po tayo kay Kim. Yan po. Panalangin din po natin si Kim. Ay po'y manalangin. Takilang Diyos, salamat po muli. Pinupuri ka namin sa pumagitan po ni Kim na nagpakita ng personal na pagpapahayag na kanya po magandang karanasan sa inyo dito po sa lugar na ito. Salamat Panginoon sa bunga ng ilang panalangin na mga kabataang marilits niyo po ang kanilang mga puso at isipan. Dahil po sa ito ang tunay na misyon, ang tunay na goal o objectives kung bakit nabuo ang PYC. Salamat din po Panginoon sa iyong kamay na patuloy na gumagawa mula sa simula hanggang sa kawakasan. Na hindi lamang po Panginoon gumagawa sa pumamagitan lamang ng programa, kundi gumagawa din particular, especially sa aming mga puso. Salamat Panginoon sa banal na Espiritu Santo. Pagpalain niyo po si Kim sa kanya pong panukala sa buhay. Panukala na mapaglingkuran ka at maipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito. Nawa Panginoon sa iyong biyaya, may isagawa ito. Alang-alang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.